Mga kaliga, kumusta ulit? Welcome for another episode dito sa ating channel na Ligang Pinoy. Pag-uusapan naman natin sa video na ito yung upcoming schedule ng Maharlika Pilipinas Basketball League from April 15 this Monday up to April 20 Saturday. So again, triple header po Monday to Saturday yung schedule ng MPBL, triple header every day. And then yung first game starts at 4 PM, 6 PM, and then 8 PM yung last game. And mapapanood nyo yung mga games ng MPBL sa Signal MPTV Channel 98 and sa Satellite Channel 53. Unfortunately, walang free TV coverage ang MPBL, kaya yung other option nyo lamang ay manood kayo sa live stream ng MPBL sa kanilang Facebook page and sa kanilang YouTube channel. So mga ka-MPBL, ito yung mga schedule on April 15, gaganapin ng laro dyan sa may Inara Center sa may Antipolo City. At 4 PM, maglalaro ang Imus Agimat versus the Quezon City Todd Action. So yung Imus ay wala pang panalo, samantalang yung Quezon City ay gusto pa nilang i-extend yung kanilang winning run. Pampanga naman, Pampanga and Marikina will play at 6 PM on April 15. So yung Pampanga, tinalo sila ng Rizal Golden Coolers sa kanilang last game. So for sure, gustong-gusto na nila makabawi against Marikina Shoemasters. And finally, sa at 8 PM, ito yung home game naman ng Rizal Golden Coolers and Muntinlupa. So itong Rizal Golden Coolers, tinalo nila yung defending champion na Pampanga, and for sure they are also excited to play before their home crowd and of course to extend their winning record to 2-0. And on April 16 naman, dadayo ang MPBL dyan sa may Cuneta Astrodome para sa home game ng Pasay Voyagers. So at 4 PM, maglalaban yung Negros Muscovados versus the Bicolandia Oragons. And at 6 PM naman, maglalaban ang Zamboanga versus Mindoro. So itong Zamboanga, undefeated pa rin ito, 2-0 pa rin, samantalang yung Mindoro ay 1-1 na. And at 8 PM, exciting din tong laro na ito, Abra versus Pasay. Titingnan natin kung magpapatuloy ba yung pagiging best player of the game ni Mac Talio. And 2-0 itong Abra Weavers. Of course, gusto din nila maging 3-0, pero hindi rin naman papayag yung Pasay Voyagers na matalo sila sa kanilang home court. Kaya exciting yan, abangan natin. And on April 17 naman, Wednesday, pupunta naman tayo dyan sa may San Andres Sports Complex sa Manila City. At 4 PM, maglalaban yung Bacolod City of Smile versus the Sarangani Marlins. Itong Bacolod, they are still searching for their first win and against Sarangani na kakapanalo lang nung kanilang last game. At 6 PM naman, Bulacan Cuyas versus Pangasinan. Itong teams na ito, parehas naghahanap nung kanilang unang panalo, kaya for sure gutom na gutom itong dalawa na mga matalo yung kanilang kalaban. And at 8 PM, yung first home game ng Manila Stars. In their previous game, panalo yung Manila Stars. And for sure, gusto din nilang bigyan ng unang talo itong Bataan Risers, which remains undefeated as of now. And on April 18, Thursday, mga ka-MPBL, pupunta naman tayo dyan sa may Caloocan Sports Complex, dyan sa Caloocan City. At 4 PM, maglalaban yung San Juan Knights. Ito yung first game ng San Juan Knights for the season. Late na rin nakapaglaro itong San Juan kasi kasali sila sa playoffs ng PSL. Pero since natalo sila dun sa semifinals, ay balik na ulit sila dito sa MPBL. So, first game nila versus Marikina. And at 6 PM naman, maglalaban itong Paranaque versus Iloilo United Royals. Another exciting game din ito to watch. Tingnan natin kasi yung Paranaque, madami din silang mga young guns. And Iloilo, ang daming mga batang mga players like sina CJ Cancino and Mark Nonoy. So exciting din ito, for sure magiging fast pace yung kanilang laban. And at 8 PM, maglalaban yung home team na Caloocan versus Tarlac. So parehas din na first game ng Caloocan and Tarlac ito. Tulad nung nabanggit ko kanina, yung Caloocan naman ay kasali din sa PSL. Pero natalo sila dun sa playoffs, kaya naman balik ulit sila dito sa MPBL. Samantalang itong Tarlac, ito yung last na team na sumali dito sa MPBL. Kaya to give them more time to prepare, ay yung first game nila is on April 18. So abangan natin yan. For sure, yung mga taga-Tarlac excited na rin na makita yung kanilang team dito sa MPBL.
And April 19, Friday, mga ka-MPBL, magbabalik ulit dyan sa may Cuneta Astrodome ang mga laro. 4 p.m. maglalaban yung South Cotabato Warriors versus the Muntinlupa Cagers. Talo itong South Cotabato nung last game nila against the Paranaque Patriots, and of course gusto din nilang makabawi doon sa kanilang pagkatalo. And at 6 p.m. naman, Batangas naman versus Imus Agimat. Mahirap ulit na assignment ito for the Imus Agimat, considering na itong Imus tinambakan sila ng South Cotabato ng 40 and against Batangas, which is also a playoff team, for sure mahirapan itong Imus Agimat. And at 8 p.m. will be Pasay Voyagers versus the Davao Occidental Tigers. So ito yung first game naman ng Davao Occidental Tigers dito sa 2024 season ng MPBL. So pag nagbabalik MPBL na ang Davao Occidental Tigers after nilang mag-leave of absence for the past 2 seasons. Kaya abangan din natin yan, exciting yan definitely yung mga fans ng Davao Occidental Tigers na miss nila yung pagbabalik ng kanilang favorite team na Davao Occidental. Kaya definitely inaabangan nila yung laban na ito. And lastly, on April 20, mga ka-MPBL, pupunta ang MPBL dyan sa may Nueva Ecija, sa Nueva Ecija Coliseum dyan sa Palayan City. Kaya mga fans ng Nueva Ecija, abangan nyo yan. Abangan ninyo ang laro ng unang laro ng MPBL dyan sa Palayan City this season. So at 4 p.m. maglalaban yung Rizal Golden Coolers versus the Bicolandia Oragons. And 6 p.m. naman, maglalaban yung Quezon Huskers versus the Valenzuela Classic. Again, itong Quezon naman, naglalaban sila currently with the Nueva Ecija Rice Vanguards dyan sa championship game ng PSL. Kaya ito rin yung first game ng Quezon Huskers this 2024 season. And at 8 p.m. maglalaro itong Nueva Ecija Rice Vanguards versus Quezon City. So ito rin yung first game nitong Nueva Ecija Rice Vanguards dito sa 2024 season ng MPBL. So ayan mga kaliga, very exciting. Ang daming mga laro na nilalaro ng MPBL. Imagine that, triple header every day from Monday to Saturday. So that's a total of 18 games a week. So very exciting, punong-puno ng basketball action itong MPBL. Hindi nawawalan ng mga exciting or classic moments ang MPBL. So abangan nyo lang lagi. Again, kung di po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, mag-subscribe lang kayo. Like nyo lang din yung ating Facebook page na MPBL Results, and subscribe kayo dito sa ating channel dito sa YouTube na Ligang Pinoy. So hanggang sa muli, kita-kits ulit next week. Maraming salamat mga kaliga.